Pare, may nakakatawang nangyari sa game ng NLEX at Talk and Text. Si Yeng Guaio, after the game, nilapitan si Semerad at may sinabi yata dahil sa masyadong pagiging physical. Pero ang problema, maling Semerad ang nakausap niya. Powcast Sports. Hindi ko naman siya naway na pagsabihan ko lang kasi nagre-reklamo si ano eh. Si Poy, no? Nagre-reklamo si Poy. The game was already decided. Tapos na. Tinitwist pa rin ni Semerad yung arm niya. Kaya, magkama lang po si Wrong Twist. Si Poy, si Demetro. Bakit? Nakala ko. Ano kanina? Wala naman akong pakialam eh. Kahit sino sa kanila yun. Pwede na yun, di ba? Wala akong pakialam sa kanila. Kahit sino pa ba yung ano doon. Ikwento na lang siguro. Ikwento na lang yun sa isa. Dapat si David ang kanyang kakausapin pero ang nalapitan niya yata ay si Anthony Semerad. Kaya niya ito nilapitan dahil nga sa sobrang physicality ni Semerad, ni David ha. Kay JP Eram, patapos na yung laro at lamang na kumbaga wala namang mangyayari na ang sabi na lang ni Coach Yeng Guaio after the game is wala daw siya pakialam kahit magkamali siya. Although nakakatawa. So nagkamali siya doon, ang nilapitan niya is yung mali na Semerad. Ang nilapitan niya ay si Anthony pero sabihin na lang siguro ni Anthony kay David, total magkapatid naman sila, total nag-uusap naman sila. Just a funny moment, just wanted to share. Kayo ba, pag nakikita niyo ba si Anthony at si David, alam niyo kung sino? Pag siguro nanonood kayo ng PBA at saka ng Talk and Text lagi, maalalaman nyo at kilala nyo sila mismo. Pero si Yeng Guaio nga, nagkamali eh. Sabi na lang niya, wala siyang pakialam kahit magkamali siya. And bahala na sila, magkwento na lang nila sa isa't isa. Anyway, just wanted to share that story. And if there are other things that you want me to talk about or other, you know, interesting topic, pag-usapan natin yan. Like, comment, and subscribe na rin. Pau Salud, Powcast Sports. Salamat, pare. Powcast Sports.